humahawak ka rin ba sa imahin ni Jesus habang tahimik na sinasambit ang iyong mga panalangin? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad ng mga tao si Jesus. Kaya nagmadaling nilibot ng mga tao ang mga karatig pook at sinundo ang mga may sakit. Dinadala nila ang mga nakaratay sa higaan saan man nila mabalita ang naroon si Jesus. Pagdating ni Jesus alinmang nayon, lungsod o kabukiran, agad inihahanay sa plaza ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naging kaugalian mo rin bang humahawak sa larawan ni Jesus sa iyong bahay o kapag ikaw ay nasa simbahan? Pagkatapos mong hawakan ng kanyang larawan, nag-aantanda ka ng krus at isinasagawa mo ang iyong tahimik na dasal ng kahilingan at pasasalamat ka Jesus? Ipagpatuloy mo ang kaugaliang ito sapagkat ito ay isang mabuting kaugalian na nagpapahiwatig ng iyong pagpapakumbaba at pagsuko sa kapangyarihan ni Jesus. Ang krusada ng pagpapagaling ni Jesus ay nagpapatuloy sa ating ebanghelyo. Saan man siya pumunta, ang mga nangangailangan ng kanyang pagpapagaling ay sumusunod din. Sa sandaling malaman nila na malapit na si Jesus sa kanila, nagmamadali silang lumapit sa kanya upang magkakaroon ng pagkakataon na makapiling sa Jesus. Hindi nila iniisip kung makausap ba nila sa Jesus o hindi. Sapat na sa kanila na mahawakan ang anumang bahagi ng kanyang damit o kahit ang makita lamang siya ay sapat na para sa kanila upang gumaling sa pamamagitan ng makapangyarihang kapangyarihan ni Jesus. Sa ngayon, ang napakalakas na kapangyarihang pagpapagaling ni Jesus ay suma sa atin din sapagkat siya ay isang dasal lamang ang layo sa atin. Abot kamay natin ang kanyang larawan. Tingnan ang cross sa iyong bahay o sa simbahan, naroon si Jesus. Hawakan siya. At habang hinahawakan mo siya, hingin mo sa kanya na pagalingin ka, hingin mo sa kanya na baguhin ka, hingin mo sa kanya na gawin kang mas mapagpakumbaba at mas mabait. Tiyak na hindi hahayaan ni Jesus na madisapon ang sino mang nagpakumbaba at sumuko sa kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, habang ako'y nagsisilbi sa aking bayan at sa aking mga kababayan, naway aking makamtan ang lakas mula sa iyong salita. Katulad ng mga taong nagdala ng mga may sakit kay Jesus, aking inihahandog sa iyo ang aking mga pangamba, pag-aalinlangan at kawalang katiyakan. Katulad ng mga may sakit na gumaling sa paghawak sa kanyang balabal, naway aking makamtan ang kalakasan at tapang sa iyong presensya. Bigyan mo ako ng pananampalataya upang magtiwala sa iyong pangangalaga at ng habag upang maglingkod ng may dangal. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.